Hello, at magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Teacher Tylo at welcome po sa aking tutorial. Well, actually hindi naman talaga to tutorial. This is in a way pag-share lang ng knowledge about research, no, or school research. Kung ikaw ay isang teacher, lalo na isang bagong teacher, tapos inutusan ka na gumawa ng research, for sure, napakalaking ano yan, napakalaking problema ang dadalib, no? Okay, so nandito ako ngayon para ipaliwanag yung mga dapat na matutunan mo about school research, no? Okay, una-una, ano ba yung purpose mo sa paggawa ng research? Hindi naman pala most, halos lahat talaga. Halos lahat ay gumagawa ng research for compliance. Kasi may binabang adapted order, division memo, district memo na kailangan gumawa tayo ng mga research. So, sapat na bang daily mo? Well, justifiable reason naman yun. Kasi no choice ka naman talaga hindi gumawa. Another na dahilan, kasi ikaw yung napili, no? Ikaw yung napiling ally para gumawa ng research. Wala may gustong tumanggap. So, dahil ikaw yung medyo may alam, or ikaw yung bago, yan, sa'yo mapupunta talaga yung paggawa ng action research, or basic research. Isa pa, baka talagang gusto mo lang talaga na gumawa ng research. No? Hindi naman masama yun. Actually, yun yung pinaka tamang dahilan, no, para gumawa tayo ng research. Okay? Kung gumagawa ka ng action research kasi for compliance, ako yung lubos na nakikiramay sa kasi for sure, yung mga research na ginagawa dahil for the sake of compliance, yun yung mga research na namamatay ng natural death. Kasi pagkatapos mo makakomply, normally hindi mo na yan itutuloy. Kasi nagawa mo na yung purpose mo, nakapag-comply ka na. So, after ng compliance, hayaan mo na lang na mamatay ng natural death yun, yung action research. So kadalasan na nangyayari. Kung ikaw naman yung napilitan at ikaw yung napiling alay, so lubos na ako nakikiramay sa'yo. At napakahirap gumawa na isang bagay na labag sa iyong kalooban. Lalo na at research. Okay. Kung ikaw naman ay ginusto mo, no? Na gumawa talaga ng research. Congratulations sa'yo. At nasa tamang landas ka. Okay? Purpose, bakit talaga tayo gagawa ng action research? Ano ba yung tamang dahilan? Maraming dahilan. Kagaya ko, minsan gumagawa ako for compliance, minsan gumagawa ako for the sake of money, at most of the time naman talaga, gumagawa ako kasi may nakita akong mali. Okay? Gagawa tayo ng research kasi may nakikita tayong problem. At gusto natin na makapag-provide ng matinong solution. Kasi sa panahon ngayon, lalo na ngayon, pandemic, ang mga resources natin ay very scarce. No, may scarcity pagdating sa mga resources, money-wise, time-wise, effort-wise, so hindi dapat nasasayang kung yung mga solution na ibibigay natin ay padalos-dalos at hindi naka-base sa research. Okay? Makakatipid tayo ng malaking time, ng malaking money at effort kung ang naisip natin solution ay based din sa research. Bakit kailangan ng research? Minsan, ang simple-simple lang naman ng solution. Pero, bakit kailangan pang i-research? No? Minsan, no, yung sinasabi mong obvious naman yung solution, pero yun nga yung point, no? Obvious yung solution, pero hindi nagagawa o hindi nakakasagot yung sa problema. So, yun yung hanapan natin na answer. No? Doon tayo magpo-focus ng research. No? Ganun naman pala at napaka-basic naman pala dapat na solution.
pero ba't hindi pa rin effective? So, siguro maraming underlying factors na hindi mo na-consider bago ka gumawa ng yung decision. Siguro may hindi ka na isang variable kaya hindi siya ganun ka-effective. Or may mali doon sa process ng pag-i-implement. So, yeah, definitely, kailangan mo talaga mag-research kung saan nagkakaroon ng plus yung ginagawa mo, saan nagkakaroon ng mali. Kasi, yun nga, the situation is, or the solution is quite obvious, but hindi siya effective. So, doon tayo magpo-focus. Or kung minsan naman, gumagawa ka ng action research kasi, may naisip kang idea. No? At yung idea na yun, gusto mong i-share sa iba. Or rather, gusto mong makatunayan na effective yung naisip mong idea. Okay? So, ano ba natin siya mapapatunayan effective? Ano, itetest natin sa mga respondent. No? Itetest natin sa mga tao. At kung nakatunayan mong effective sa small group of people, then itetest mo naman siya dun sa bigger group of people. No? At kung napatunayan mo na effective pa rin dun, so that is the time, no? Siguro, para i-market mo na yung idea mo dun sa mas malaki pang audience. Hindi lang sa division, hindi lang sa region, baka kaya natin ng national. So, yun yung mga, ano, yun yung mga data, no? Ba't ba tayo magpapakapagod sa research, no? Ano bang naidudulot ng research? Well, isa ka sa mga maraming reklamo sa buhay at napakahilig mo umangat na kesyo ganito, kesyo ganyan. At wala ka naman na ipoprovide na solution, baka ikaw yung problema. Baka isa ka sa problema. May nakikita ang problema, bigawan mo ng solution kaysa iangal mo. Hirap sa atin, puro tayo angay. And yet, pag tinanong ka kung ano yung solusyon na naiinisip mo, wala ka din naman maibigay. Diba? So, tayo gumagawa ng action research o gumagawa tayo ng basic research. Ayun lang. Isip tayo ng solusyon. No? I-test natin yung solusyon. At pag na-test na natin at napatunayan natin effective, no, baka tayo yung maging tinatawag na catalyst of change. No? Baka tayo yung maging point ng pagbabago sa sistema. We can be the change that we wanted to be. Gusto mo ng pagbabago, kayo dapat magsimula yung pagbabago. Kung gusto mo ng pagbabago at wala ka namang ginagawang action, paano magkakaroon ng pagbabago? No, so, simple lang naman yung analytics. No? Hindi naman yan ganang kahirap intindihin. Nabanggit ko kanina, mayroong dalawang klase ng research. There are two types of research, no? Basic research and action research. Anong kaibahan? Okay. Basic research ay gusto mo lang malaman kung ano yung status ng isang bagay. Kung anong level ng isang bagay, kung ano yung katayuan, ano yung kasalukuyang sitwasyon. Gusto mo malaman na kung ano yung nangyayari. Magkaroon ka ng deeper understanding ng problema. So, doon tayo magsisimula sa basic research. At kapag nakakita na tayo ng pattern doon sa problema, no, nakita na natin, na pinpoint na natin na ito pala, no, dito pala tayo nagkakaroon ng problema. Then, that's the right time para naman gumawa tayo ng action research. No? Since nakita mo na yung problem, gawan mo na ng action. I-validate mo yung naisip mong solution through action research. Yan. Kung yun ang gagawin mo, for sure, malaki ang maitutulong mo hindi lang sa paligid mo, kundi sa sa'yo mismo, sa sarili mo mismo. Huwag mo na isipin na ginagawa mo ito kasi dahil sa points, dahil kailangan mo ma-promote. Kasi pagka ganun yung ano mo, mindset mo, ano lang gumawa? Ano, pagka hindi ka na-promote, hindi mo na itutuloy na isip ng solution. Diba? Sayang yung effort.
no? Kaya mo yung effort. Gumawa ka kasi gusto mo. Gumawa ka kasi may naisip kang solusyon. Gumawa ka kasi ano, nakita mo na pwede ka mag-provide ng ano, ng pagbabago na hinahanap. The change should begin with you. Tapos may nakikita ko sa mga Facebook posts na nagtatanong, ano po ba ang magandang research? Saan po ba magandang magsimula? Tama po ba na gawin to? No? Ang stand ko naman dyan ay simple lang. No? Kung hindi sa'yo manggagaling yung problema, kung sa ibang tao yung magbibit ka sa'yo, no? At sasabihin na ito ay maganda, ito yung dapat mong gawin. Eh, huwag mo na ituloy. Hindi mo yan matatapos. Kasi iba yung nakikita niya sa nakikita mo. Kahit iisang larawan lang yung tinitignan mo, magkaiba yung appreciation niyo tsaka magkaiba yung ano, pagkakaunawa niyo din sa picture niyo. So, maaaring magkapareho kayo ng iniisip, pero yung 100% na accuracy ng pagkaparehas niyo, hindi gano'n na, ano, hindi siya magiging 100% kasi una, iba yung pinanggalingan mo sa pinanggalingan niya. Iba yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya. So, ito yung tingin niya na problema at ito yung naiisip niya solusyon. Para sa kanya yun. Dapat yung magagaling talaga sa iyo. Kasi ikaw naman ang gagawa ng research yun. Huwag mong iaasa sa ibang tao yun. Yung mga ganung bagay. It should begin with you. Tapos sa common na notation pa, no? Ang hirap maghanap ng idea eh. Parang lahat ng ano, no? Lahat ng research na gawa na, no? Lahat ng topic na gawa na. Eh tandaan mo, ang ginagawa mo ay research. Hatiin mo sa dalawang salita, no? Merong re, nang ibig sabihin ay ulitin, at saka search. So, search mo ulit, no? Maaring na-discuss na nga yan o na-topic na nakuha na nga yung topic na yan. Pero for sure, magkaibang panahon. At yung panahon na na-discuss yung topic na yon ay iba naman sa panahon ngayon. Lalo na ngayon kasi may pandemic. So kung ano man yung problems na nakita noon na kapareho ng problem na naiisip mo, for sure, magiging iba yung situation o solution dyan. Kasi we are in different times. With that, sana na-inspire ko kayo na gumawa ng research, no? At talagang mag-take part sa paggawa ng research. Huwag tayong umasa sa nasa sa taas natin, sa mga ano natin, sa mga higher ups natin, no? Kasi unang-una hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa baba. No? Tayo yung naka-encounter ng problema araw-araw. So, tayo yung mulat sa katotohanan. So, yung sitwasyon sa atin dapat manggali. And then, isasuggest natin sa kanila. And hopefully, matanggap nila yung suggestion natin at makita nila na through research at may evidence naman talaga tayo para sabihin na ito po ang tamang solusyon sa naisip namin problema o doon sa nangyayaring problema na kasalukuyang inaayos namin. So, nakita nila na justifiable at may evidence naman, for sure, yeah. Magbubunga lahat ng pinaghirapan. Okay? So, salamat sa iyong pakikinig sa video na ito. At kahit pa paano, may naitulong ako sa iyo. No? Totoo naman yan. No? Ang research ay hindi trabaho ng pangkaraniwan. Ito ay trabaho ng mga tao na gustong yumakap sa pagbabago. At gustong maghintay sa simula ng pagbabago. With that, magpapaalam na ako sa inyo at abangan niyo yung mga susunod kong mga video about paano gumawa ng research. Gagawin natin yan, step by step. So, ako po ang yung teacher, no? Si Teacher Kaido, nagpapaalam na, bye-bye.